Ngayong buwan na ito ay ginugunita rin ang National Kidney Month. Ito ay para ilunsad sa publiko ang mga kaalaman tungkol sa kidney disease at kung paano ito maiiwasan. Kaya ngayong National Kidney Month, alamin natin kung ano nga ba ang ating bato at ang kahalagan nito. Ang ating bato ay isang parte ng katawan na nagsasala sa mga dumi at iba pang mga likido mula dito. At tinatanggal nito ang mga waste sa pamamagitan ng pag-ihi. Ngunit minsan napapabayaan natin ang ating bato, katulad na lang kapag kumakain ng mga masyadong maalat na pagkain at pagpipigil ng ihi na posibleng mauwi sa kidney disease. Ano nga ba ang kidney disease? Ito ay isang kondisyon kung saan hindi na maayos ang pag-function ng ating bato sa pagsala ng mga dumi sa ating katawan. Ayon sa mayoclinic.org, may mga iba't ibang sanhi kung bakit tayo nagkakaroon nito. Tulad ng diabetes, mataas na blood pressure, sakit sa puso, paninigarilyo, obesity, may lahi sa pamilya, abnormal na kidney structure o pwedeng dala din ng inyong pagtanda. Ang mga sintomas ng pagkakaroon ng kidney disease ay nausea, vomiting, loss of appetite, fatigue, sleep problems, decreased mental sharpness, at marami pang iba tulad ng pagmamanas sa mga feet and ankles, chest pain, and shortness of breath. At dahil nga samot-sari ang mga sintomas nito, may mga nagsasabi na malalaman mo na kaagad kung ikay may kidney disease. Totoo kaya ang pahayag na ito? Well, ayon naman sa kidney.org, ito po ay mali. Dahil karamihan sa mga taong may kidney disease ay walang alam na meron na sila nito. Hindi agad nararamdaman ang mga sintomas nito sa mga early stages ng sakit. Kaya pinapayo nila na magpatingin sa doktor para magpa-test upang malaman kaagad kung meron nga silang sakit sa bato. At tungkol naman sa maaaring lunas, ay muli sa mayoclinic.org, walang tsak na gamot ang pagpapagaling sa kidney disease. Tamang pagkontrol at pag-aalaga sa sarili ang kailangan para maiwasan ito dahil ibang kaso na kapag nasa end-stage kidney disease ka na. Kaya huwag po nating abusuhin ang ating bato at magpatingin sa inyong doktor kapag may suspecha na may kidney disease na kayo. And that's our Health Mythbuster for today.